May pinatunayan na naman ang mga Pinoy deaf athletes sa dalawang International Table Tennis Championships. Ang nakakabilib nilang kwento sa pagtuto ni Oscar Oida. Kapos man sa pandinig, sobra-sobra naman daw sa pagpupursige ng deaf national table tennis team sa dalawang international competition sa Taipei, Taiwan. Naka-bronze sa men's team category ng 4th World Deaf Table Tennis Championships sina Edwin Adinkula, Timothy Kua, Cale Brent Chavez at si Julius Esposo. Ayon kay Julius, lumala ang kanyang problema sa pandinig pero di raw ito naging dahilan para sukuan ang sport na napamahal na sa kanya. Dapat hindi tayo tumitingin sa negative aspects natin. We should look and embrace our strength. Every person meron naman talagang strength. Dapat siguro dun tayo mag-focus. Naka-bronze medal rin si Esposo sa mixed doubles category ng 4th World Deaf Table Tennis Championships kasama si Abby Nuevo. Habang naiuwi naman ng 17-anyos na si Chavez ang kauna-unahang medalya ng Pilipinas sa World Deaf Youth Table Tennis Championships nang maka-bronze siya sa boys singles event category. Noong una po, ayoko po talaga sumali sa deaf kasi nahihiya po ako. Then, yung sabi po na mami ko, bakit naman? Hindi naman po balakid na ang pagiging deaf po. Bagamat hindi balakid ang pandinig. Kahit na nawala yung pangdinig ko dun sa patak-talbog ng bola, pero mas tumataas yung ball feel ko po. Kailangan daw ang patuloy na suporta sa Philippine Sports Federation for the Deaf para mas marami pang masaliang competition. Malaking factor po talaga yung suporta, lalo-lalo na yung deaf team po, it's not funded by PSE nor the NSA. Kami po ay talagang naghanap po talaga ng mga suporta, solicitation. And luckily, the Office of the President helped us also. Para sa isang tao na may kapansanan tulad ko, malaki ang naitutulong sa sport sa akin. Nagkaroon ako ng tiwala sa sarili. Ginamit ko ito para maabot ang pangarap. Thank you, Philippines. Love you. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, Nakatutok, 24 Oras. Good news mga kapuso! Maaari niyong mapanood ang 24 Oras at iba pa naming mga newscast sa aming YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. Sa mga kapuso abroad, maaari niyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.